Tara, napansin ko dumadami nagkakahilig sa bike. Nga eh. Kasama ka na doon. Kasama na ako doon. Oh, iba't ibang mga uri ng transportasyon nga raw yung bike para iwas trapiko at pampalakas pa ng katawan. At kailan ka ba nagkahilig sa bike? Recently simula lang, no? Simula nung hinikayat mo ako, partner. Pero wala ka pang sariling bike? Wala pa akong sariling bike. Naghahanap pa ako ng mabibili. At dahil nga dumadami yung mga nagbibisikleta, ay sinusulong na sa kamera ang pagkakaroon ng mga paradahan para sa mga bisikleta sa mga pampublikong lugar. May news to go si Cedric Castillo. Di na raw baleng walang auto. Kung kahit two wheels ang service, disente pa rin ang arrive mo. Ang empleyadong si Julius, office barong ang get up habang pumapadyak. Sa bulsa, sa baga at maging sa pasensya, may malaking benepisyo raw ang pagbibisikleta. Menos sa trap sa oras to dahil hindi ka matatrapik. Eh pag umuulan naman sir, hindi nagwa. Eh payong naman ako. Lagi ako ready. Tumingin lamang sa tabi-tabi, makikita ang parami na nga ng parami ang nahihikayat magbike. Pang-exercise man o pang-service sa araw-araw. Pero marami rin daw ang di nakakaalam na kagaya ng mga dechikot, nagiging problema rin minsan ng mga siklista kung saan paparada. Nariyang ihambalang sa gitang bike o kaya ikadena kung saan-saan. Huwag lang mabubuwal ang punong ito ng papaya. Safety raw itong dalawang bisikleta. At kahit pa ang metal billboard na ito sa isang kanto sa Quezon City, jump off point ng mga siklista. Basta't may sariling kadena, wala nang paapaalam. Kampante raw ang mga tulad ni Manong na iwan maghapon ng bike. Hindi kayo natatakot na mawala yung bisikleta? Nakaano naman siya. Nakatali, tsaka nandiyan naman sa tapat yung gwardiya. Tsaka meron kayo security dyan? Opo, dalawa. Gaano ka-importante na merong matinong parkingan ang mga bisikleta? Importante kasi yung sa maintenance lang ng bike, magastos din. So yung bisikleta mo, saan nakapark? Sa ano po, sa mismong loob ng building. Mas maganda sa loob kasi para hindi mawala. Kung maisa sa batas ang House Bill No. 572 o ang Bicycle Parking Law of the Philippines, magiging requirement hindi lang sa government offices, kundi pati na rin sa private buildings, shopping malls at iba pa ang paglalagay ng bike racks o paradahan ng mga bisikleta. Bukod sa mainam sa katawan, isa ro ito sa nakikitang solusyon pangontra sa traffic congestion, lalo na sa Metro Manila. Kahit saan naman may trabaho, meron naman laging pumunta sa trabaho na nakabike. Diba parang hindi na nakakaalat kahit kung saan yung mga bike. Eh, mahalaga kasi ano eh. Para din marami rin ang mahikayat magbisikleta. Ayon sa UP Vice President for Public Affairs at siklista ring si Professor Prospero De Vera, sa panahon ngayon, seryoso at hindi na pagpapakyut lang ang usapin ng bisikleta bilang transportasyon. Kung magbisikleta ka ngayon sa EDSA, mas mabilis ka makakarating sa pupuntahan mo kaysa kung magdadrive ka on any given day. Simply because the volume of vehicles in our main streets have reached intolerable proportions. Kahit na hindi ka maglagay ng bike lane o hindi, matami talaga nagbibisikleta to work. Kung tutusin, dito sa Pilipinas, hindi raw problema ng mga siklista ang init at alinsangan sa mga kalsada. Ang number one concern daw, makakarating ka ba ng buo sa pupuntahan at kung tiyak bang hindi manenenok ang iyong sasakyan. Ang kulang sa Metro Manila, walang integrated plan. Merong patsi-patsi, sasabihin, gagawa ng bike lane mula ganitong kalsada hanggang ganitong kalsada. Eh, bike lane, unlike what many people think, doesn't have to be in the main street all the time. Ganyan ang design pag tinignan mo sa ibang bansa. Cedric Castillo, GMA News.